Praise the Lord. So, okay lang ba sa inyo ito na ininaatong series na How Can I Serve? Sino sa iyo nagserve na sa iyo balay? Medyo at least naiisip mo na ba? Ay, kailangan ako mag-serve. Kailangan pala ma-apply yun. Sino nagtuna na mag-serve sa iyo balay? Sige daw, hunga daw katakin mo. How can I serve you? Sagutin mo naman. Mamaya, tagaan mo akong kape. Panayaw kalimot. Okay. So, tsaka may labahan sa balay, sabi mo sa kanya, you can help me, I'm sure. So, ganun lang dapat, no? Tulungan na lang. So, pero maganda to, kasi nga, we are designed by God to serve. We are created to serve. Lalo na ang ating simbahan, no? Dapat nakakabulig pagkanto sa iba, lalo na sa atong lugar dito sa Masbate. We must be a blessing. So, ang una na ito na pag-usapan, it was about how can I serve with humility. So, padayon kita mag-develop sina, keep on coming to the presence of God, humble down, and then willing kita magpa-correct, pa-rebuke sa aton mga kaurupod, palibot sa aton. Dapat ikaw kita sa desire for me na mabago ako, mag-grow ako, mabuligan ako. I need to grow. So I need help. Diba? And then, serving with humility. No, how can I serve? With compassion pala, yung pangalawa natin. Na Sunday, sino din nade-develop na ang imo compassion? No? Yung imo kaluoy, kamuot sa imo kapwa. Igo na ba sina? Sa imo kaurupod. So, ngayon tayo na sa Panginoon. Usa din na sa natong prayer for me na that Lord, yung soul harvest, bigyan mo ng spirit of humility and compassion. Kasi yung send out ni Lord na disciples, pinapapray muna niya. Sabi niya, you pray to the Lord of the harvest. Diba? To send out more workers. Kasi the more we pray, mas lalong nadidevelop ang atong compassion. Para sa, lalo na sa mga lost people or lost souls. Sino din nag-join sa aton prayer for me? At least once or twice a week nakakapag-join ka sa aton soul fire every morning doon sa ating center sa Ibanez. Okay, so ayaw kalimot. And last Sunday, it was about serving or how can I serve beyond borders or shall we say, without limitations. Okay? Sa din na gusto ni Lord, ma-practice natin, mahimo natin. And sa Bible, aram ko damun mga naghimo sinaman. Namun mga examples na mo kitang pwede mapili na nag-serve with humility, with compassion, and even beyond borders or beyond limitation. Pero usad na ako napili, ini siya na aton pag-iistoryahan niya na. Sino kayan makatigma dili? May regalo. Okay, so ini siya natapos sa nakaabot sa Egypt, naging servant siya. Oh, parang may hint na kayo ha. Pero nga nin bayad siya makatigma no eh. Okay, so dati sa Indabalay, mayo-ayo niya sitwasyon. No, yung mga magurang, nagatrabaho dito, nagatanom, pero siya kay puro palangga sa niya tatay, at ito nagakanam-kanam sa niya PSP4, or nanon na ba yan na? Tapos, nag-i-enjoy siya doon. Pero, later, nabenta siya, nadara siya pagkato sa Egypt, binaligyan siya dito, kag naging servant siya. Trabahante na siya dito, servant. Pare siya natong ginapag-usapan. But I saw him, nakita ko sa story na naging faithful pa rin siya in spite sa nina mga naagihan niya ng mga problema, difficulties, or trials. But this person, or sabihin na natin si Joseph, kasi alam niya na, aram na. He served with humility, compassion, beyond borders, nakita ko sa kanya. Ito yung pinakamaganda na nag-survive siya doon. No, nag-persevere siya. Yan. So today we'll be talking about how can I serve with perseverance.
Kasi ito na ang buhay natin, tuloy-tuloy talaga na mag-serve kita sa Panginoon as we serve people. No? Kailangan talaga yung perseverance. So, si Joseph, usad na nakita ko na nag-persevere doon sa Egypt, kag naging victorious siya, and the Lord blessed him. And he became a blessing to the nations. Hindi lang sa Egypt, but to other mga karatig nations. Naging blessing siya dahil sa, nung, lalo na sa time ng famine. So, basahin ko muna sandali itong James chapter 5 verse 11. Yung unang sentence, sabi dyan, as you know, we consider blessed those who have persevered. Sinong gustong bendisyonado didi? Sinong gusto ng blessing or sinong gustong bendisyonado ka? Sabi mo sa katabi mo, mag-persevere ka. Amen. Di pala madali, no? We have to persevere. Now, marami hong verses tida na nag-encourage man para sina. But let's just focus on the life of Joseph. Kung nano ang iya mga gimpagtagumpayan na mga sitwasyon. And then after that, how did Joseph persevere doon sa paano niya nilaban ito doon sa Egypt? Okay? Now, sinong maaram na sa istorya ni Joseph? Kadamuan siguro sa aton, mga aram na. But, jutay nala siguro din, dili pagayod masyado nakaaram. But you can read that, no, sa Genesis chapter 37 hanggang the last chapter of Genesis. Kaya halaba-laba ina na istorya. No? Alam niyo bakit mahaba yung story niya hanggang chapter 50? Doon natapos yung istorya sa niya buhay kasi nga nag-persevere siya, hindi siya nag-give up eh. Kaya mahaba. So, dito na inausad-usadun man ha, kaya daka kung maagahan kita, di pa gana enough. So, iuro istoryahon ta nalain ini. Then, kitaon nyo nalang din mga bersikulo na nagralabas, kung matuod mga dito dili. And then, check nyo nalang sa iyo Bible. Sino may dalang Bible? O kaya sa cellphone sinyo, yung mga story. Dili na usad-usadun naton. Pero, aram nato na naka-experience siya sa pag sira sa niya mga, ginsiraan siya sa niya mga kamaranghod, ginhulog siya sa bubon, binaligya siya, naka-experience siya sa grabe na tentasyon, no? Temptation and disappointment. Pakilabas mo na lang yun, anak, sa na yun. Yan. Sundan mo lang ako, naka. Tapos yung, of course, may success naman, nag-prosper siya noon, na-experience na rin ina. May mga bitterness na rin minsan. Parehas man sa aton mga na-experiencehan niya na. Pero, he persevered. Yeah. So, saan, una sina, gintagaan siya ang vision sa Panginoon, and then, na-share niya sa iyong mga magurang, medyo, naurit niya mga magurang, sabi, nanong gusto mo sabihin, kami maduko sa imo, ikaw na lugod ang mas labaw sa amon, dati may inggit na eh, kasi nga, palangga siya, maganda niya bado, sinda, grabing trabaho dito sa initan. Si Joseph, palangga ni Jacob, natula siya dito. No, mayuhay niya sitwasyon. So nagabot ang panahon na grabe ni inda inggit, sa nina inda manghod. Ada nina sa verse 23 and 24, sa chapter 37, ada nina da banda, na ginhubaan siya, tapos hinulog siya sa bubon. Tapos ito na iabado, binutangan sa dugo, sa animal, kaginsabi sa iya papa, sa inda tatay na, imo anak na puro palangga, gin patay or nakagat, or sanusad na animal, kaya adin dugo sa iya mga, sa iabado. So kunyari, pinalabas nila na patay na, pero hinulog nila sa bubon, sa mga magurang. So you know the story. Sabi naman sa isang kasayang man, ura kitang kita dito. E di ibaligya tanala kaya ina. So, ada naman na banda sa 27 and 28. Binaligya ninda sa Ismailites, may mga traders na nag-agi. Binenta nila ngayon si Joseph. Ang last verse nila sa na chapter 36, na dadara siya pa kato sa Egypto, sa Egypt, kag binenta siya dito sa kan Potiphar.
one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. So dito siya naibenta, kaya naging slave siya dito. Servant, sorrow. Naging slave. So from halis in the balay na, nag-enjoy siya dito. Grabe, free na free siya kung ano, puro palangga siya. Pero nakabot siya dito sa Egypt na naging slave siya. Sino sa inyo makarelate siya na? Sino dito sa inyo naka-experience man na naingit sa imo ang imo mga magurang or manghod? Ang panunin naman ko ang palangga ko niyo mga maho. Bangkaguro ganda. Di ba? Sino na napag-ingitan ka? O kaya mga kapamilya mo na iba? No? Ginbaligya ka? O, mga sugat sila na sitwasyon. Masakit ito sa iya. Dili ito madali, ha? Yung mga magurang mo, amo ang nagloko sa imo or parang pinatay ka na rininda. Although, wala man literally na napatay siya. Pero gusto nila burahin ka sa buhay nila. Ibang mawala na tong batang to. Muli ng palangga ni Papa, pambihira to. So, amin ito nangyari sa iya. Pero si Joseph, bagamat naka-experience siya sina, Joseph did not, was not shaken by fierce adversity. Yan. Ili siya natinag si ito. Bagamat alam ko masakit sa kanya. Mientras nagabiyahe, wala siyang mahimo. Kaya lang kinabaligyan na siya. Wala siyang mahimo. At doon na siya dito, he has to serve. Kahit minsan may pamatsyagon siya, nanodong ginabatsyag sa akong tatay. Kauna siguro siya ito, patay na ako. Namimiss mo sila, namimiss ni Joseph and niya family. Pwede siya mamundo sa mga panahon. Pero wala siyang mahimo, he has to serve. Ay, naging faithful lang siya dito sa pag-serve. Bisan, amo ito ang nangyari sa iya. He persevered. Sino sa inyo, may mga problema, sugod siya na, may adversity ka, pero mas pinili mo pa rin maging faithful kay God and you continue to serve in your house sa mga magurang mo kahit dili mayon ugali nila sa imo, sa mga tiyuon niyo, di ba sa iyo, nakistaran lang. But how many of you are experiencing like that, ngayon mismo, alam ko ang iba sa inyo nakakaranas ng ganon. But aram kasi ni Joseph na he's not only serving sa iya master, but to God. And that's why, sabi niya, I must be faithful. Kahit may adversity, kahit may problema, may mga dili maayo na nangyayari, but serve with perseverance. Yun yung ginawa niya doon. Alam mo, ang maganda pala sa ganon, kasi may si Lord kasi nakakakita eh, no? So nangyari after sina na nagatrabaho siya dito sa sinito Potiphar, no? Sa balay ni Potiphar, maayon niya pagaserbi. Nakita ni Potiphar na kaayo man siya nina bata, kasi bata pa siya. Isipin mo yung binatilyo, yung ganun. Serve na siya dito, wala siyang mahimo. Siguro nagtuna siya sa mga maati na bagay ng tagalinis, sa mabaho na area sa toilet o kung ano, ikaw siyang tagalinis o whatever. Nagtuna siya, pero nakita sa kanya na maayo. Di ba, aday na sa mga, I think in chapter 39, no? Aday sa verse 2, aday na nagtuna dida, na nakita sa iya na kakaibayin niya na bata. In fact, nagkiko siyang favor eh. Yung bang, maayo man. Pero remember, grabing pamatsyagon si Tupagali. Baligya ka. Pero sa iya pagkaserbi, hindi siya napagkitaan si Namoy na. Na inan, grabe galing problema niya. Naginaburoak niya minsan pag wala nakakita. Pambiri to na pamilya ko. Yung buburoak niya ng mga baso. Parang ganun eh. Kasi nakita na maayo siya. Kag na bless an house. Because the Lord was with Joseph. Sabihon, faithful siya. Naging matinumanon siya sa Diyos. Kag sa iya pagserbi. Until such time, dahil maayo niya pagaserbi dito, he became yung mayordomo. Diba, tuna sa ubusan, eh, di man siya tiwalaan diretso, makumbinakal ka lang na servant, Hebrohanon pa. Tapos hindi, Egyptian, they will not easily trust the person, of course. So I do believe, hindi siya agad mayordomo when he arrived there. So, posible nagtuno siya, but later kasi nalilipay sa iya, sabihin, maayo siya. Na-bless, pinagkatiwala na sa iya ang mga antanan sa panimalay ni Potiphar. Pati niya mga
mga animals nila, kung ano mong igwa dito, siya na nag-oversee, kumusta ito, pakiayos nyo ha. Pero ang maaranak naman na baka sa masunod, oo, amin. Na-handle na niya, oh. Gin-interest sa yatanan. So nakaranas din siya sin pagiging successful sa buhay. Mga kapatid, kahit minsan may adversary pala, no? Mga problema, no? Adversities na na-experience natin. But you, ano lang, laban lang natin, mag-persevere lang because one day you will experience success and prosperity. So, nag-prosper pa rin siya. Tanan na makakaon sa iyang master na kakaon na niya. Tapos, pa, ang kuan dito, okay. Ang toilet na ito na pakikuanda. Ang pagkaon, ang irihawon ha, pakiihaw. Mamaya, ikaw, kamo na sina, atula siya. Siya na naga, wow. Pero ang maganda, that kahit naka-experience siya sin amoy na, Joseph was not, yung na-spoil siya sa success and or prosperity. He was not spoiled by success or prosperity. Kasi, possible din kita na malunod pagka umangat na sa buhay. Yeah. Alam niyo ba na minsan ang tao nasisira, dili sa kahirapan, minsan, pag adanaan, parang feeling successful ka, ganda na trabaho mo, nag-prosper ang business mo, o sabihin natin umaman ka na, kaya lang nakakalimot ka na kay God. Tama? You enjoy the blessing, not the blesser. Pero si Joseph hindi ganun. Kahit siya naging successful o ano paman, he remained humble before the Lord. Kasi makikita mo na sa mga masunod kung anong ginimo niya, kung humble man ga siya. Makikita mo na sa iya buhay. So, meaning to say, nag-persevere siya kahit sa pagiging successful in life. Kasi minsan may mga Christian na bumabagsak pag naging successful na. Minsan lumalabas yung yabang. Minsan nag-ibang ugali. Minsan dili na nakakapag-church, kay busy na. So, bumabagsak din pala kahit may pera. Lalo na sa spiritual, lalo na sa pag-serve kay God, pwede pala yun. Or malilimot sa Panginoon. Amen. Sabihin mo katakin kaya mag-ingat tayo. Ha? Tama naman na maging successful ka, top-notcher ka, dapat sikat ka, pero dapat aramta si Lord pa rin ang may kagagawan niya. Si Lord lang ang nag-bless. Alam ni Joseph. So, amo man kita na, this is a good reminder to us. Sino dito nag-experience yan as in, parang sumigat ka, kumita ka, umaman ka. Sino dito ang mga ada sina? Wala pa? Or you feel like successful ka na? But praise God, pinaagi sina. Pangatlo, makita mo si istorya, sanad to na siya, siya na ang mayordomo, aba! Bagan na abrihan ang mata sa asawa ni Potiphar. Mrs. Potiphar. Nakita si Joseph, katibay man sa ni Joseph, kan buro bindisyonado kita, nag-increase ang aton mga kahayupan dede, na-bless ang aton panimalay, mas lalo kita ni umaman. Tapos nakita niya si Joseph, kagwapo mang galit ni Joseph, ano? Kauna ko pag-abot sina dede sa to, kay ka, slave kasi siya nung una, pero ngayong, kung ano ba, nabighani si Mrs. Potiphar. Tapos sabi pa sa verse nila, matipuno ang kanyang katawan. Uy, macho! Siguro, madalas na wara pati na si Potiphar kay an husband dahil na-interest na niya eh. Yung mga, ano sa balay, meron na akong surugoon dito na magaling, maayo, ini-interest ko na. So, yun nangyari maybe. Niyan, one day, isang araw. Dili nakatios si Mrs. Potiphar kag nagsabi sa iya, naghalapit na sabi, Joseph, please, may please pa. Wara man siguro da, no? Lie with me. Magbuwa-buwa nga niya kita na duha. Durugan mo ako. Come to bed with me. Ano ba na translation siya na? Anakan mo ako. Mas matindi, ano? Bagan, pelikula na to, ah. So, aba, mahirap. Pero sabi ni Joseph, dito makita mo ang iya humility. Kita mo pa rin na, ma'am, ayaw po, dili po pwede sugat sina. Gin-entrust sa ako ni Didi Palibot sa ni mo, husband.
kag dili ka kaupod. Ikaw ang niya asawa, dili tayo asawa. Kag sabi niya, labaw sa tanan. Ang gusto niya sabihin, dapat maging ano siya, yung integrity ba, no? Kita mo na, ginamaintain niya na. Tapos sabi niya, lalo na sa Panginoon Diyos. Ayan, no? A wicked thing and sin against God. So makita mo na kahit successful siya, buhay na buhay pa rin ang pangisip niya para kay Lord. God, ikaw sa niya naghimo, ikaw pa rin. Dili ko dapat maghimo sin, ano? Kagina, dili mo'y naginhatag din sa ako na babae. Lord, ikaw dapat. Sabi ko, wow, tindi nitong taong to. Sabi ni mo katakin, sana all. Okay, so, how then could I do such a wicked thing? Sabi niya. Eh, na-challenge itong asawa ni Mrs. Potiphar. Siyempre, ikaw ba naman nakaguruganda mo tapos inichapwera ka? Aba, bagan insulto sa ako ni na. Di ba pwede siyang mag-feel ng ganon? Verse 10, sabi rin to, ah, testingan ko daw ini oro adlawon ko. Kita untamang gayod kundi ka madarasan uro adlaw gayod na pag-encourage. Encourage, ha? With motivation. So, ginahimo na niya every day. Hi, Joseph. Good morning. Aram mo, ikaw ganandam ko kagabi. Iyon, ganun ba? Ano? Tapos, ambot siya to kay nanong kinahulog kita sa katri. Ha, nanay na nadamgo mo. So, kinkulkukul ba ang permisi, Joseph? Pag-ada na. So, every day, mga kapatid, I don't know kung pera kasimana ito, pera kabulan nina, but every day, ginatintaran siya. Sabi ko naman, grabe si Lord, nakid, inalaw pa niya, no? Dapat, mga 2 days lang siguro, baka hindi kayanin ni Joseph. Pero since alam nga ni Lord eh, di ba nabasa ta naman na ginalimit niya, so inalaw pa niya ang pera kaadlaw bago siya nahali dito. Pero ang matindi, that Joseph did not move or wasn't moved by very subtle temptation. Yan. Gusto niya nag-persevere siya dito. E kita bilang mga anak sa Diyos, as we serve God, as we serve people, andyan din yung temptation, mga kapatid. No, sino dito sa inyo, everyday, kinukulit ka ng mga kasamahan mo dati, no, sa Facebook, sa chat, di ba, sa group chat. Minsan may mga kachat o kaurupod ka sa batch. So, minsan magpupost ng ganun. Ano man ini? Tapos i-encourage ka. O kaya yung dati mong katrato sa high school time pa, di ba? Balikan ng nakaraan. Tapos may sexing picture pa siya sa'yo. Basta adi lang ako, basta nagkakinahang lang ka. Tapos everyday, papadarang ka ng ganon. Mga kapatid, pwede mangyari ba lang everyday temptation, ano? Sa ngayon, pwede na pala. O kaya kahit sa labas. So, magbantay lagad kita gali perme. Pero aminin, usad na dapat mag-persevere kita kay dili man. Sabi nga, it's inevitable. It might come anytime, anywhere. But we have to persevere like Joseph. So, nilaban niya yun. Diyamo na ito na everyday, dili siya ginapansin. Ang style naman ni Joseph, dili malinaw ang pagkasabi, but pwede mo makuha yung idea na nag-iingat pala si Joseph na pag may ginasugo ini na asawa ni Potiphar, inan nagasugo siya sin iba. Bawa, say, kinahanglan ako sin, ano di, inan isnakan ha, mamaya, ganito, ganyan. Duhulan mo si ma'am niyan ha, sa kwarto sa isnakan. No? Naka-assign na pala, amin ang isnakan niyan. Sa hapon naman ikaw si na ha. Kaysa man ang mayordomo. So, nakalikay-likay siya kung anong kinahanglan. Kasi, one time, di ko aram kung anong napangyari. Kay bagan si Joseph na lang, adto kagwara na siya siniba na masugo. Siguro pinahali sa nini Mrs. Potiphar na, lalabas anay kam, dito ka mo. Mag-rest anay ka mo, pa-social center anay ka mo ha, puro pasyara anay ka mo dito. Si Joseph lang, di pa ba ila siya? Magpahuwayanay ka mo. Day off nyo, warang ganon. So, eto na, sabi niya, siya na lang ang adi. Eto, panahong kunangan niya ini. Sinugo na naman siya. Warang nang masugo si Joseph, siya ganyan nakahalapit na. Kag dito na siya hinablot. Ikaw ha, padili-dili ka pa. Di ba? So, grabe, dumalagan si Joseph. Nabili na niya sulot dito kunan ito. Kag bagan mas lalong nasaktan ito si Mrs. Potiphar kay kaguruganda nga niya.
Diba, asawa ka san, you know, parang gobernador na dito, mataas na posisyon, maganda ito. Tapos ginitsapwera siya ni Joseph. Sabi niya, dili pwede na. Kasuhan tayo ka. Delikado gali na, no? Ang dili madala sa temptation, ginakasuhan. So, ang sabi niya sa iya husband na, ina na imo lalaki. Na imo trabahador dili. Naghimo sin dili maayo sa akon. So, amin to. May accusation na dili maayo sa iya. Nasabi gin-rape daw siya, bisan wara. Adi pa nga niya sulot, kita amin, amin na. So, nagbuwa na kay nabadli sa iya. Kag, sa madali na istorya, na priso si Joseph, bisan wara siya naghimo. Tama? Pero, Joseph was not disturbed by false and unjust accusations. Yan. Di siya na-disturbo gihapon dida. Pero masakit din talaga yon. Ibang pwede mo isipon na, grabe, nagserbi ako sin mapayo, bendisyonado in the pamilya, nagdamo in the mga kayamanan dahil sa akon, tapos this time, wala nang hani ako naglabot sa iya asawa, napreso palugod ako. Ba pwede ka magbatsyag sina, no? Pero he wasn't disturbed. Gusto niya nag-persevere siya sito. Kay makita mo sa dalagan, nabisa na preso siya, na kay na-promote na naman siya dito. Sabi yun, maayo, wala siya dito nagdabog, wala siya sin, ikaw pambira ka, siniraan ba ako? Ayaw paglapit-lapit siya ako. Palumbira ba ako ng repta? Tudahan tayo ikaw niyan. Yung, kasi galit ka sa tao, no? Dahil sa nangyari. Pero wala siyang kaso na ganun kasi nga na-promote siya dun sa prisuhan. Meaning to say, nag-persevere siya, nag-serve na naman siya dito sin maayos. Naging maayos siya na tao. Tapos, until such time, na siya na ang in charge sa inda cell. Cell leader na siya. That is, mga cell da bagay na. Cell bagang tawag siya na prison cell. So siya yung cell leader na doon. Later on, siya na yung pinaka-top leader sa mga cell leaders. Siya ang pinaka-mayordomo na naman sa prisuhan. Because the Lord was with him. So, meaning to say, talagang nagasunod lang siya sa Ginoo, nagapamubo lang siya din sa Ginoo na, Lord, gintugot mo man ini. Anyway, kung napriso man ako, adi ka upot naman ikaw, so duwa kita napriso, Lord. At least sinasamahan mo ako dito. So, alam niya na si Lord, may purpose si God. Alam niya, no? So, wala siya ma-disturb siya na mga akusasyon. Until such time, makita nato naman na nag-abot ang famine dito sa inda lugar. 7 years nakagutom, ha? By the way, sino sa inyo na nakatesting sila ng mga false accusations sa inyo? Nakatesting ka mo sila? Di rin madali yun, ano? Na ikaw kuno ang pasibangdan ka baga? Pasibangdan ba yun, ha? No? Pasanginlan ba, si Buano? Pinasibangdan ka, ikaw nag-uubos ito, nadukot dito, nadukot naman nga nito. Diba? Nag-uubos ito na palamig na tarutab ang man nga nito. O kung ano da, mga accusation, minsan nilalabas pa sa Facebook, mag-ingat ka mo sa inyo, nababayi. Ano, hirap yung ganun, ano? Na ginapalabas na in love ka daw sa iya, kamo na daw, bisan dili pa. Hirap minsan, ano? Pero, minsan mga kapatid, may persecution na ganun. Lalo na sa mga anak sa Diyos, pwede ka himuan sin istorya. Pag, lalo na pag naging successful ka, no, nag-angat-angat lang sa buhay, minsan, kubul-kubul man nga ni ina. Ito galik, hindi man nagabayad. Minsan, magsasalita talaga na kung anong negative against you. But we have to persevere. Yung bang, sa balay, kumitao ng mga sweatsina, kaya niyo pa mag-serve sa kanila? No, mag-persevere ba kita sa pagpapatawad? Hiya mo na lang, huwag mo nang patulan. No, ipag-pray mo na lang, Lord, baram ka man sa kamatuunan. Like Joseph, Lord, aram mo naman. Aram man ako naglabot nga dyan to. Pero makaralo baga, naaram na, ito gali si Joseph na pagupugwapo. In-rape gali si ito na, no, usapan. Sa loob-loob mo, pambira, Lord, aram man ito. Diba? There are times hindi mo na kailangan pang mag-protect sa imo pangaran. Anyway, aram naman ni Lord, hayaan mo lang, the truth will set you free. That the Lord will protect you, your name. Ayaw mo lang. So, maaraman ng Panginoon sina. Si Joseph,
nag-persevere siya sina. Maging sa famine, no? Grabe na kagutom. Minsan sa aton pagkadanaan, kagutom, nag-iba na naton ugali. Muna kang mga gutom-gutom. Di ba pag nag-fasting lalo na, no? Sino nag-persevere sa ating fasting? Okay, grabe. 21 days fasting ulit tayo sa January, ha? Minsan literal na nagutuman siguro kamo sa iyo panimal. Lalo na mga estudyante, nako na-experience ko yung sugat sina. Nasa Legazpi ako, nasa Cebu ako, harayo kasi mo ginikanan. Maagihan mo ganinan gutom baga na maagihan mo inan asinlaan ano, sura, maagihan mo inan tuyo kag lana. Nabagan damdamo ng kaong ko bagan di ako nabubusog. Na ano ba ini? Eh lana kag tuyo an sura, anong sila sila. Pero you have to persevere para makatapos pag-eskwela, tama? Kasi mas blessed yung mag-persevere. So iba-iba man nagutom, ano ba naman sa iyo, kawara doon sa kwarta. Ano ba, pagwara ng kwarta, Lord, inan, pwede dila na ako mag-tights, Lord, ha? Naintindihan mo man, Lord. Dili na ka-persevere. May kiwara pa ang Domingo, adi may tights ka ako, pwede kami ito na anay, Lord. Dili ka-persevere, ha? Pwedeng ganon. O sino dili nagutuman sa kamuot? Yung pasibuhano, binilanggo sa gugma. O, nabilanggo, di ba? Napriso sa gugma. Si Joseph, napriso mo po. Ha? Pero, nag-persevere. Yung bang ang iba, Lord, murag, 30 na rabak ko, Lord, hapit na kumawa sa kalendaryo, Lord. Baka wala nang date. 31 lakotob ang date sa kalendaryo. Warin nun makidate sa akong pag 32. Ang iba, di naka-persevere. Lord, pwede, nandi na lang Christian. Nainyo na. No? Tingnan mo yung katabi mo, yung mga soul gig natin. Soul giggle. Giggle. sabihin mo sa katabi mo, mag-persevere tayo, ha? Yan. Yan mo lang. May tamang panahon si Lord. Wala na sa edad, mga kapatid. The best is yet to come. So, okay, may famine minsan. Another, nakita ko rin, yung si Joseph, hindi siya na-influence dito ba? Because ang Egypt ay, ano to, pagan, no? Country. So, and in the practice, iba sa gina-practice ni Joseph, iba niya Diyos, iba ang Diyos saan, Iptohanon. Pag-abot niya dito, ano man nininda style dito, iba man ang ginasamba sa nininda. Eh siya, iba rin siya. So, dugay siya dito, pero katuig. Halos 15 years bago siya nagkita sa niya tatay, eh, no? Ito na mga pangyayaring yon. So, matagal siya doon sa Egypt. Pero Joseph was not influenced by human reasonings. Kasi nakita ko sa iya mga desisyon na iba siya mag-isip. Kaya permisyada sa Panginoon, wala siya ma-influensya eh. San patalibod niya? Can you imagine, ikaw lang una mag-abot dito. Sana may kaurupon ako din na Hebrohanon o kasama ko man lang mag-devotion, mag-worship. Eh, ikaw lang? Eh, sa aton bilang Christians, ano yan? May challenge dyan. Diba? Ngayon, adi ka lang sa church, bagang kaayo lang. Pero pag nagkatrabaho ka na, so mga kaurupod mo sa gintrabahoan mo, iba-ibang lingwahe, ibang mga tokis nila. Diba? Ano kay, mamundoy na kay dakawaradurugis yan asawa. Eh, mga ganong usapan doon. So ikaw, kakaiba pala dito. Ba, yung patalibot sa mo, mga green jokes, mga ganunan ng usapan. Minsan kahit government offices pa yan or pribado man. There was a tagal na no na disciple kaupod man sa aton church, sabi niya dati, nangarat siya sa nagtrabaho siya na gintawhan siya kay wala pa kuno siyang katrato kag virgin pa siya. Ay, kaluoy mo man nganya kay virgin ka pa. Kaya ba talaga usapan sa opisina? Sabi niya ganun. Kaya kung dili ka mag-persevere da, di ka maging strong, di ka maging maingat, may influence ka. Ang problema sa iya later, nanghina ba siya, hindi siya nag-church? Kasi minsan, napapaiba man siya, kaya pabayanin na kay banal ina si Kuan. Eh siya naman parang kaibahan, man kaibahan hindi sa akon. So minsan, nagatuna na siya pag upod-upod, mga party-party na, para lang, ano ba, naghimat man ako, ate, kay basta dila ako mag-inom, sindam man la. Pero later, na-influence siya.
Nabalitaan ko, nabuntis. Sayang. So, pero nag-asawa naman yata. Yung bang ganun, pwede ka ma-influence pag hindi ka maging maingat. Sa school, di ba? Akalain nyo, sa section nyo, ikaw lang ang Christian, dalawa lang kayo. Tapos kung nag-eristorya, ba? Mag-PPIPA yun. Pero maraming Christian, ganun na rin lingwahe. Ah, ma-observe mo. Kaya, let's make a difference. Soul harvest. Amen? Dapat kakaiba pa rin tayo. I like Joseph. He persevered. Yung pag-abot sa niya mga magurang, nag-serve siya. And last part sa chapter 45, tinawag na niya, nagpakilala siya, tinawag niya, nagsarakuma na sinda. Sabi niya, ayun na ka mo pagpara-araway pa saan pangyari kung gimbaligyan niyo man ako na, no? Because si Lord may purpose sina. Gimpauna lang ako didi para ma-save kita. Iba ang iya mindset, ano? So, dili siya na-influensyahan sa patalibod. Kaya kung di dito sa aton, daka, gimbaligya kasi ng mga magurang. Tapos siya, ngayon bulig sa imo, oy! Kawaran ugali sina. Kawaran alo. Kung ako sina, di ko ganap patawa doon, di ba? Aga-aganan yun eh. Pero, si Joseph, iba. Kung sabi yun, wala siya na-influensyahan. Iba siya mag-isip. Sana all. Di ba? Sana yung soul harvest, ganun din mga kapatid. We have to persevere. Sa minsan iba-iba na mga ginasabi sa aton or ginatukdo sa worldly mga sarabi-sabi or kaisipan na di kita madara o ma-influensyahan. So, yan si Joseph. Inagihan niya ina kag nag-persevere siya and he was blessed and became a blessing to his family and to the nations. Now, ang tanong naman, paano siya nag-persevere? No? I mean, how did Joseph persevere doon sa Egypt? Paano niya nailaban ito ng mga bagay? Tandaan natin, problems never paralyze great people of God. Dapat ganun yung mindset natin. Ano man ina ng mga problema, adversities in life, must or never paralyze me or us as children of God. Now, how can we serve with perseverance? Yun yung topic natin. An aton example, si Joseph. Paano niya napagtagumpayan? Ano? The scripture shows that Joseph persevered and accomplished much. Hindi lang maliit ang na-accomplish, ha? Much. To the point na na-prepare niya ang Egypt sa famine. At hindi lang yon, pati mga patalibod ng mga lugar, at doon na nagkakuha sa pagkaon dito. Much yung na-accomplish, ha? Pero usad lang siya na Hebrohanon, usad siya na gimbaligyala dito, servant. Pero kay ang Diyos kaupo niya, kag-anak siya sa Diyos. Kita mo, kahit ano palang problema o mga hadlang, merong magagawa ang mga anak ng Diyos. Kahit pandemic, kahit ano pa na variant, delta na naman kuno, hala. Pero, dili kita mapugulan. No? Sabi niyo mo katakin, you are unstoppable. If God is for us, who can be against us? We always have to remember that. So, itong si Joseph, nag-persevere siya, accomplished much because he enjoyed, number one, a significant vision from God. A significant vision from God. Mga kapatid, ang tao mag-survive lang talaga or mag-persevere pagka may nakikita pa siya in the future. Pagka-aram niya, may mangyayari pang maganda. Yung bang dili niya ang katapusan pa, dili may matahong pa, may plano pa si Lord sa maabot. Ba, sa pamilya niyo, parang nakikita mo, saya na, naano na inyong pamilya. Naano na inyong, makatapos pa ba ako pag-eskwela? May mangyayari pa ba? Meron mentras buhay, may magagawa si Lord sa buhay natin. Si Joseph, may vision na si Lord sa iya, gimpakita. No? That one day, ganito ang mangyayari sa iyo, I will be using you and people will come and mga yung bulig sa iyo, you will lead people. Nakikita niya na yun. Kaya ka, bisan amin ito nangyari, nagpambira, nabaligya ako. Pero sige lang, basta si Lord may plano sa akin. May nakikita siya na maayo. Now, Joseph knew God had something special in mind for him. Alam niya yun eh.
Yan ang nag-remind ng Biblia sa aton. Sabi ni Lord, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you." Gusto ko tandaan nyo lang. Bisan ano na sitwasyon na nato nakikita na agihan, pero dumduma, may matahom na plano si Lord dyan eh. May pakatuang kita na maayo. May vision si Lord para sa soul harvest. Kaya niyan, bisan pandemic, aram mo, ang bilis dumami ng ating worship congregations sa buong Masbate. Ngayon, 12 ano na tayo, services. Every Sunday. Sa Sunday lang yun, ha? 12 services. And mag-open naman tayo sa Buena Vista, Milagros this year. And next year, yung Placer. Pero matuna ang ministry sa Placer and prayer nato next month, no, this August. Okay, tapos may igo na kitang Baleno, nagatuna ang pag-reach out sa Baleno, nasa Gangaw na, pira-pira, pakatunay na dito sa hanay na, mga naninan mga barangay dito. Namudamo na yun, pakatunay. Actually, may mga taga-Baleno proper na kita dito, di si Kuya, no, naton CPA, di. Taga-Baleno ni Sinda. No, si Ate Tin Caballero, asawa ni Pastor Eugene, taga-Baleno din yun. Kaya, conquered na yan. No, malapit na. So, pira-pira, may Legazpi tsaka Cebu na kita pagka na-open na to. Okay? So, dili mapugulan talaga kahit may pandemic. Amo palugod nag-increase, nag-igwasin mga worship services sa Masbate. Ngayon naman, by the way, sinong nag-enjoy sa ating training? No? For some of you, hindi pa kayo nakasama sa ating training kasi simula pa lang yon. Last Tuesday ba yun? Ano? Grabe, tuwang-tuwa sila sa mga frontal lobe. Ano pa yan? Mga... so, limbic system. Grabe, ang gaganda. Pero may gina-prepare si Lord sa atin. Kasi gusto ni Lord magamit kita to impact the community and to change this Masbate. Parang iba nagagamitin ang church. Igusin paagi para one day lahat ng barangay captains, mga anak sa Diyos, tanan ng mga mayors, anak sa Diyos, or disciple. And then, one day, anaton, even governor is a disciple of Jesus, a follower of Jesus. Pwede mangyari yon, mga kapatid. Kaya tuloy lang kita. Amunin yung ginatunaan natin na training and sabi ko, dati na ginpaisip na sa ato ni Lord na nakita magpa-eskwela sa mga kabataan, di ba? Mag-bulig. No? Na imbis na mag-support panhali sa labas, nano kay dili kita na lang para mas kita pa ni-bless ni Lord sa atong magdaloy ang blessing. Or probably, kakaiba na parang orphanage na dili itong bagan building la na atong mga kabataan na waran tatay kag nanay. Eh pwede naman ang mga kabataan na waran ginikanan, ibutang ta sa aton mga balay-balay, di ba? sino diding, ikaw, pwede may isa din sa iyo balay. At least may nanay tsaka tatay sila. Di ba, ma-practice yung compassion talaga na matuod. Nabisan, dili mo matuod na anak, pero same, mani mo kamuod kag pag-alaga, same mo matuod na anak. Kaya siguro, di ba, wala pa din siya anak, ano? Joshua, lima din sa iyo, ha? Kuya Alex, magandang mahigos ini, pito sa iyo. pero at least may tatay tsaka nanay sila. Dili ton orphanage baga na yung tao, natulasin na sa baga nilang kwarto, baga mga pinereso, papa-eskwela. Iba kasi yung may family, kasi yun ang design ni Lord. Yeah. Kasi nakita ko to kahit sa kila Pastor Bert Pretorius. Sabi ko, wow, Lord, na-challenge din ako eh. Yung mag-alaga, sindili mo ganda anak, sinda mga puti, sa alaga niya, itum-itum sa Africa. Pero yung challenge na yun, na maipractice mo yung compassion, tapos makapagpaaral ka ng ganon, why not? Sabi ko, one day, Lord, mangyari to sa soul harvest. Makapag-impact tayo sa community that this church is really helping our community, our nation, our province. Sino magabulig sa mga mag-asawa? Sino magka-counsel sina? Mga kabataan, waran nag-counsel, waran mga nag-serve. So, kita. We have to persevere. Amen? So, isa po yun, nag-enjoy talaga ni Joseph. Pangalawa, a vital relationship with God. A vital relationship with God. So, una, vision is very important. Mag-persevere ka. Kasi alam mong,
may papupuntahan pa, may future na maganda. Pangalawa, di rin natin mapupuntahan yon without the presence of God. Magpipersevere ang mga anak sa Diyos pagka igwa kita sa intimate relationship with the Lord. With the guidance, with wisdom, revelation from God, nanunhimuon, pares kang Joseph. So kinanglan ang presensya sa Diyos. Si Joseph, pag-abot sa Egypt, sabi dito, the Lord was with Joseph. Nung nag-serve siya, the Lord was with Joseph. Napriso siya, the Lord was with Joseph. Nakalabas siya, ganun pa rin palagi. Kasi gina-acknowledge niya si Lord sa buhay niya. Kaupod niya for me. Sino dito sa iyo trabaho, kaupod mo si Lord for me? Pag nagalaba ka, sino? Kaupod mo si Lord, di ba? Nano man na ginihimo, pwede. Kausapin mo si God, Lord, thank you. Pag-abot sa trabaho, andun naman si Lord. The Lord was with Joseph. Our relationship with God is very, very important for us to persevere. Amen? Pangatlo, Joseph enjoyed a strong character developed through difficulties. Okay? A strong character developed through difficulties. Kaya pala si Lord nag-aalaw ng mga trials, problems, no, na maagihan, testing, para ma-develop kita kag mag-persevere. Kasama pala yun, yung mga trials. So, ayaw pagka problema, sina kung may problema ka, sabarin mo katakin, may plano si God. No, naalala niyo yung James chapter 1 verse 3 na sabi dito, consider it 3 ba yun or 2? Pure joy, my brethren. Ayan, no? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know the testing of your faith develops, ano? Perseverance. Kaya pala, si Lord talaga, ginaalaw gayon, ginagakausa siya sin mga pangyayari na maagihan mo ina para ka magtibay pa. Para ma-develop pala itong character, para kita mag-grow, tapos mag-persevere. So si Joseph, with each new trial, Joseph grew stronger. Kaya welcome problems or trials na ginaalaw ni Lord. Amen? Siguro ko kasing ginatubang yan na, pasalamati lang si Lord. Ay, salamat Lord. Mag-grow, gali ako sa ni. And then, si Joseph, dumdamo siya na agihan siya na, pero nag-grow siya. Pang-apat, gin-enjoy ni Joseph yung practical experience gained through life. No, practical experience gained through life. So, ang dami niyang mga na-experiensyahan sa mga pangyayari, pero nag-learn siya. Eh, yung problema sa atin minsan, puro reklamo na, ano ba yun? Kito, adi, nag-Christian na nga niya ako, nagkasinimba na lugod ako, grabe na lugod ang problema ko. Nag-inaway na lugod kami siya na akong husband. Diba? Minsan, puro ka reklamo na dapat mag-learn kita na, Lord, nanong ginatukdo mo sa'yo? Nanong dapat ko maaraman didi? Nanong dapat didi na part na mag-grow ako? Minsan naman may mga ginahatag na trabahoon si Lord sa imo. No, dito sa kitchen team ka ba? Or didi sa paghahakot, pag-aalsa, or kung ano, kahit sa one-to-one. No? Dili na aksidente na ginbutang ka ni Lord dida. Fight lang. Ikaw ang magpakanta sa cell group buwasa. Ha? Hala, balagbaya ako. Basit ma-discourage sinda. So, sige la, upo, pastora, la. Sige la, kay inan, ang imo abilidad naga-increase, nagatibay kasi na, may purpose si Lord sina. Okay? Joseph grew in ability. Aram nyo ba, na makita mo sa istorya, no, na tumibay na siya sa pag-handle dito sa indap panimalay. Diba? Ang mga surugoon, maayon na siya magdumara sa balay, nag-increase na, okay na. Na pwedeng maging comfort zone na niya ito na maaram na siya, relax na siya dito. Ang mabigat dito, ang temptation na lugod. Kay relax naman. So sabi ni Lord, okay, maaram ka na sina, nagtumibay ka na. Kasi bata pa siya nakabot sa Egypt. Dili sugad sina ni experience man dito na nag-handle sin kung ano ng mga bagay. So, gintugot sa Diyos na makakato siya sa prisuhan kay itugali para matrain naman siya dito sa prisuhan. Iba naman dito ang pag-handle sa mga tao.
E dito pa no sa balay ni Potiphar, e may posisyon siya tanan sunod. Ang kwantabi, habisan maayo o dili maayong pagkasabi, sunod ka dito kay kumbay na surugo ni Potiphar. Diba? May posisyon. Dito sa prisuhan pag-abot niya, ang mga kaurupo dito, mga may mga tato, nano Joseph, may isaw ka? Nag-practice siya paano niya kausapo din ng mga tao, paano siya makiupo dito, puro mga iba-ibang ugali sini, may mga tupak man ini, iba adik ini parahubog, ini nan-rape, uyay, iba man ini, ikaw nakaturok. Tapos pareho kang lalaki, uyay, Diyos ko, iba-iba na mga klaseng kalalakihan doon. So, iba na naman to. Di ba? Para galing matrain siya dito until such time, leader na siya, sumaram na siya maghandal sa tao na kayo nagasunod sa iya. Tapos yan ang mayordomo sa prisuhan, na kayo napapasunod niya tanan dito. Kakaiba. So, gintrain siya ni Lord. Joseph, sige la, di na kayo may purpose ka kasi one day magdumara ka sindamudamo na tao sa Ehipto. Yung pala ang plano ni God, maging gobernador siya. Kaya iyan na, kung ano man na imo ginagihan, ano'y pagreklamo, ano man yun, ano man akong maaram saan eh. Ay, sige la, kayo makaaram ka na sina. Preparation na one day, ginaprepare ka galing ni Lord maging mayor sa Masbate, oh. Kaya ada ka dida, ikaw na ang nag-awantuan, nag-sell-leader ka ngayon. Practice mo na ina, kasi Joseph, sabi ko nga, sell-leader sa prisuhan. Oh, ikaw yan na, hamon ina, handling people. One day you will become a tatay and nanay, maharam ka na mag-counsel sa iyong mga anak. You know, one of my problems is, yung pasensya ko sa anak na inan pag nagkamali, yung istoryahan mo na ano kay mali na, amina, i-explicar ba? Kita, ayos na, mali na. Wala na, tapos na ito. Ayun na, dili na ta. Wala na, wala na explication na ano gali kay mali ito. Yung bata, pagkatapos, mali ko no gali ito. Ay, ano daw ano? Kaya himo naman la, otro. Kasi wala tayong patience and time to explain. Pero pag nag-disciple ka, yeah, kaya ang ganda ng counseling training natin eh. Na dili basta na, dili magkrukatrato. Nakay dili, paano kita kaasawa saan eh? Anay, dili. Kasi ganito yun. Explicaran mo anay na kung nano kay kung nag-eskwela, dili maayon magkrukatrato. Dili magagunta sala, kaya lang pwede siya mag-lead sa dili maayo, pwede siya mag-lead sa into scene or mastapanin mo pag-klase. Kasi ganito yun. Papakita mo pala. Tama? Eh kayo, ngayon, sa leader na kayo, nag-one-to-one, ang galing yung mga nanay one day. Oh yeah, I tell you. Responsible father and mother ang pinuproduce natin. Kaya dapat lang one day ikaw manggad talaga ang barangay captain, ano? Sino din? Na, ano? Yan, one day ikaw yung mga counselor natin sa mga konsihala, yan. Kasi, maaram ka mo mag-handle na, prepared pala. Okay, pagreklamo ko naagihan mo ina, minsan mahunga ka, nakay naagihan nito, nakay nakaaram ako sito. Yan na, pira-pira, ay, kaya gali, adi na. Ma-apply ko na ito, naaraman ko saan, mga 1900, 74, grabe na dugay man, nakalimutan mo na. So, amin ha, practical experience gained through life. So, amin na na-experience niya, nag-grow on the ability dito sa prisuhan. Kay in-charge ka ba naman? Pati pasensya, pati ano, isipin mo, ikaw nang bagang kapitan dito sa prisuhan. Ah, naayos ang tayo na. Anong problema mo? Okay. Ganito kasi yan. Mag-aayos ka, nagsuruntukan sa prisuhan. Anong may napagkuhan? So, na-handle niya ngayon, no? Galing. So, praise the Lord. Amo galing na ang ginatugot ni Lord sa ato ng mga naagihan, may purpose siya sina sa maabot. Panglima, a special giftedness from God. Okay? Nagtagumpay si Joseph, dili siya nag-focus sa mga problema. Gina-enjoy niya ang mga ginagihan, nag-learn siya dito. And also, aram niya na may gift si Lord sa iya. Okay? Na pwede gamiton para sa pagserbi. Okay? Nanon gift na ginhatag ni Lord sa iya, yung pag-interpret sa dream. Diba may dream siya yan, na-interpret niya, na-orita niya mga magurang, okay lang, hinayaan lang muna. Pero saan ato na siya sa prisuhan, igo naman sindamgo na dili ma-explain, marali ang explicar, siya na naman ang nag-istorya, ay, amo gali.
No? Tapos nakalimutan siya si Tunay, yung mga amigo, wala naman siya nakalabas. Later, may damgo na naman ang hari na iguwasin mga mataba na baka, pito na nag-agi. Tapos ang sumunod, mga maniwang naman na baka ang lumabas na pito man. So na anong problema sina? Ang problema kay kinaunsan mga maniwang ang mga mataba. Delikado gali mga maniwang, mga kapatid. Mag-ingat kayo mong sa mga maniwang. Kinaunan mga mataba na baka sa nina maniwang-niwang. Dili ma-reconcile sa kaisipan sa nina hari. Pambira na rin eh. Tawag siya sin kung sino-sino, dili ma-explicar sin tama. Eh may gift si God kan Joseph. Siya naman ang pinatawag na explicar niya san tama, amo galina na igwasin abundansya na pito katuig, pero may maabot na kagutom or kahirapan. Kaya maniwang, wala nang makaon. Amo pa, nanunimunto sina, dapat mag-prepare kita mientras abunda pa. Kaya siya, ay ikaw ang maarap sana, ikaw na didi, binutang na siya dito. Taas na halis siya prisuhan, pero ito naman siya, taas na ang posisyon lugod. Dahil sa gift na ginahatag ni God. Now, remember, may gift si Lord na ginahatag sa imo. If you're a child of God, the Holy Spirit is in you, you have a special gift. Na tandaan mo, maggamit mo na to persevere and to serve people. Ayaw pag inan hingam pa or inbagan maawa kasi iba na abagin na nila. Yung mga kaayula nindo kay maay magkaranta ako. Balog. Ayaw laki. Iba man na nimo talent. Iba man na nimo gift. Magagamit pa rin yan. May purpose si Lord sina. So, tingnan mo kung anong gift na ginahatag sa imo ni Lord. Kasi nung naging Kristiyano ka, kapatid, may special gift ka na amo mo lang makita. Ibang, pare sa akin, pag-istorya di, di ako nag- wala ko sina. Alo ko magtindog sa unahan. Naram ko lang magtugtog. That's a God-given talent na. Kung baga maliit pa, tumutugtog na. Pero yung, miski magtestimonyo lang, baga nahirapan ako sina. Mauutal na ako. Pero pag ang Holy Spirit maghatag sa iyo sa special gift, tapos ipapadana sa iyo kung anong mga sitwasyon para ma-develop galina, tayo mo lang makikita mo, i-google ako sina. Yun. Magagamit ina. Gagamitin ka ni Lord para sina to serve our nation, to serve masbate. Parehos kan Joseph. Amin to. So, ayaw ina, imi na kitaon, ayaw pag-ibaliwala ina na imong mga abilidad kay may purpose si Lord sina. Joseph's ability to interpret dreams enabled him to make a difference in many lives. Amen? O, sabihin mo katakin, you are gifted. Gifted ho tayo, mga kapatid. Ayaw pag-isip sinda lang, siya lang. Di, bisan di ka maram magluto, maram kita magkaon. Gift na rin. Okay, so, and pang-unom, a unique blessing from God. A unique blessing from God. By the way, yung mga verses, hindi ko na pinambasa isa't isa, pero alam niyo naman yung story. Actually, gimpa-ready ko lang yon. I-flash-flash niyo na lang, anak. No? So, makita mo sa story that gin-bless siya sa Panginoon, and sabi sa Bible, whatever he did, the Lord made it prosper. Okay? Maraming beses yan. Hindi once lang na bersikulo yun. That whatever he did, the Lord made it prosper. No. Damuin na bersikulo dida, mabasa mo sa istorya. Gusto ko lang i-remind kita tanan na bindisyonado ka. Eh, pag isipirmisan kaluoy manaton may laksinda, may kita yung tao, nagatiyos kaluoy ta. Yung poor mindset ba na parang feeling mo makaluluoy ka lang perminan, dapat may magbuligad sa aton. Nanburulig ang gagkitahan o kaluoy ta man. Dili, anak ka na sa Diyos, dili ka amin na nimo kaisipan. Iba-iba lang ang aton sitwasyon. No, minsan, ang blessing ni Lord sa inda, inan mga, let's say, sarakyan. Eh, ikaw, wara kang sarakyan. Pero, aram niyo ba ang problema kung may sarakyan man? Eh, dili, puro basta ang gastos man sina. Kaya kung maaraman mo, say, ay, may nalaki, wara kitang sarakyan. May kay bisikleta la, kay dalil ayuhon. Pwede tala iduso. Diba? Yung mga ganun. Kasi, iba din yun eh. Yung balay, regaluhan kang balay, pagka nakudako, paano may maintain din yun? Oo, kadutaan ako na, dili na buro basta. Yung pag-isip siya na bang kaya lang ninda, dili.
iba-iba ang aton blessing, but you are blessed. Ang gusto sabihin, nakadosan sa aton, pwede na kita maging blessing pagkato sa iba. Ayaw paghulatan na, pag umaman la ako, pastor, sigurado gayon, ma-serve gan ako. Saan pa ina? Mag-serve ka na yan. Kaya ang pag-serve mo, tanom na rin nina eh. Mag-harvest ka na rin. Yung bang pag-abot ni Joseph dito, wala man siya na rin, Lord, i-bless anay ako diha para mag-serve ako. Di, nag-serve siya agad. Kag naging faithful lang siya sa Panginoon, and that's why, mas lalo ang blessing. Pero yung ang presensya nag-upod, it was a great blessing that the Lord is with you. Sinun maka, miskin demonyo, di ka ataki sa imo, God is with me. Ano mahimo sa demonyo? Wala ka ng ngipin, wala ka ng ngipin. Diba? Wala siya magawa. Because if God is for us, who can be against us? Amen. Oh, sabihin mo katakin, you are blessed. Ayan na pagpaluiluoy da, ha? Okay. Now, gusto ko lang i-challenge ka mo sa gihapon sa nina verse. Genesis 45, verses 5 to 7. Ang verse 40 da, so ato na nagpatawad siya sa mga magurang. Sabi, pinatawad niya, no? Nagsara ko man sinda, naging serbihan gihapon niya. Tapos sabi niya, kalika mo ka sa akon, kalapit sinda. And Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph. Nagpakilala siya. Kinulbaan siguro ito, ano, sabi ko na gayon, ano kay Aram? Diba? The one you sold into Egypt. Yay! Rulumsi siguro ito. Okay pa naman ikong, kung ano. Sabi, verse 5, sabi, but anyway, ayaw na kamo, do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here. Ayaw na po para tuing-tuing, ayaw pa naman si, inigat si Ruben, amo maganda na nagsugyot, ito na ibaligya ko. Ayaw na kamo sina. Basta gimbaligyan nyo ako. Pero sabi, anyway, God has a purpose. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. Grabe, paparin yung ano, no? Kaya nag-serve pa rin siya, gimpatawa niya. Si Lord gali, may purpose sina. Sige lang. Gusto sabihin mga kapatid, minsan maki-experience kita ang problema na bagan habo mo kunta ito na pangyayari. Kaya lang di mo man makontrol. Pag inalaw ni God, nangyayari sa buhay mo. Yung bang, siguro, ikaw, may inagihang ka ba yan na, Lord, na kayo nangyari man sa akin? Dapat iba na lang, pero ako pa. Nakisa akong pa yun na burulag na pamilya. O kung ano, nakisa amon ni Panginoon. You may ask that. Yeah, mo lang kasi, the Lord knows. Pero, aram mo, pwede na himuon ni Lord into maayo na pangyayari. May purpose pa rin si God sina. All things work together for the good of those who love Him. Verse 6, sabi nila, for 2 years now, there has been famine in the land. Kaya nakaabot sinda nga dito kay gutom na. Naghanap ng pagkaon. Hindi na aram. Ito na Joseph na nagabantay sa pagkaon. Sige, tagayin eh. Ito ang indagali tumanghod. Yun yung story para sa iba na dili nakaram. So, amin ito nagpakilala niya. Then sabi niya, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. Buti na lang, ginpauna ako ni Lord Didi. Eh, kunwara, sabi niya, wara na sintano, mura na harvest, gutom talaga. Mga magkamaratay kayo ng mga tao. Kaya, mga kapatid, kamo, nauna naman naging Christian ba? Minsan pwede kamo magreklamo sa nanuman na akong pamilya, Lord. Kung tani, naging Christian na lang ini si Papa. Grabe kagastun, paparataya la sa bulang ang kwarta namon. Lord, hari na naman ho. Paparainom la sa iyo mga barkada, kami wara na sinsura. Nanuman ni si Papa. Minsan pwede ka maging ganun. Maging dili, maayon mo pa matyagon sa imo pamilya. Pero tandaan mo, gimpauna ka ni Lord na maging Kristiyano para maligtas sila. Yan na, nagatuna ka na pagtanong, pag-serve. Pag-serve sa Kingdom of God, sa paiba-iba na paagi. Na bisan umabot man ang lockdown na naman uli o kung ano pa man ina, nasabi dito, no plowing, no reaping. Pero dahil nauna ka na, ikaw ang gamito ni Lord para maitaguyod ang pamilya ninyo. Para ma-save sa famine, ma-save sa maabot na problema, ma-save sa maabot na lockdown and your family. Kaya pasalamat kita sa Panginoon, naging Kristiyano kita. Naging Kristiyano ka ikaw, masunod man as hindi ayaw kahadlok, maabot lang yun. And verse 8, sabi dito, verse 7, no? Balik na. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant or generation on earth and to save your lives by a great deliverance. Ganda.
Ang gusto sabihin sina na pag nag-persevere gali kita, mapipreserve nato na naton family, a naton nasyon. If we will persevere today, we will preserve the next generation tomorrow. That's, ito yung challenge sa atin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Minsan parang gusto mo na mag-give up din, di ba? Mga bagay minsan na hindi mo maintindihan. Lord, but ito? But ngayon? Kunhain, nagbago na ako. Grabe lugod ang problema. Hayaan mo lang. Pinapalakas ka ni Lord. God is preparing you to preserve your family and the next generation. Hallelujah. So, again, ayaw pag-udong pag-serve. Ayaw pag-udong pagtanong. Doing good things. Because the Lord promised, sabi niya, on the proper time, you will reap a harvest if you will not give up. That is perseverance. If you will not give up. Basahin ko lang yung Luke 8:15. Sabi nila, but the seed on the good soil stands for those with a noble and good heart. Ito yung humility, compassion. Who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Mga kapatid, yung magpuproduce talaga, yung magpipersevere. You will produce a good leaders one day in our province. No, produce a responsible father and fathers, mothers, if we will not give up. Let's persevere. Amen? One day, may magandang mangyayari. Di lang masave, but we can turn this masbate, no, sa kahirapan, pakadto sa kabuganaan, or prosperidad. So don't give up. Remember James 5:11? Sino yung blessed? Yung nag-persevere. Amen? Let's all stand, and mag-pray kita kadaliin na let's continue to obey God, serve the Lord, serve people. Yan na, di ko aram kung ano ni mo ginaatubang as we bow our heads and close our eyes. I want you to pray and ask the Lord to strengthen you, to give you wisdom. Like Joseph, maybe nag-aatubang kasing adversity sa imo pamilya. Sa imo ba husband, sa imo ba asawa or mga anak, I don't know. Or possibly na nag-atubang ka rin sin matindi na temptation. Ada kasi na panahon, but Joseph persevered. Or, di ko aram, or famine, or wara kan kwarta, or nanon imo sitwasyon, I don't know. Pero, remember, if you are a child of God, the Lord is with you. Just come to Him, just acknowledge His presence. May plano si Lord para sina. Lord, ito po yung aming samot na langin, our prayer and declaration today, God, that we will be still and know that you are God. Experience more of your faithfulness, of your goodness, of your love, even miracles, Lord God, power, hari sa imo Panginoon. Lord, help us to be still. Help us, Lord, to trust in you. Anumang sitwasyon, anumang nangyayari, minsan ginatugot mo sa amin. Once again, God, I pray in the mighty name of Jesus that you would empower your people in spite sa mga difficulties or trials and problems. Lord, I pray in Jesus' name that you would strengthen them. Empower them with your Holy Spirit, Lord. Encourage them with your word in the name of Jesus. And Lord, I pray that as we continue serving you and serving people, anumang mga sitwasyon, problema, Lord, dili makadlang, we will be a blessing to our family, we will be a blessing to our community, we will be a blessing to our city and to our country, Lord God, because you are with us. You are with us. And you will bless us, Lord. You will bless your people. Anuman ang mga sitwasyon, ikaw kami. Thank you, Lord, for your word today. Thank you for your presence. Naada for me, anytime, anywhere. Ada ka naghulat lang sa amon. Thank you, Lord. Thank you so much, God. Thank you for the gifts, talents, and even blessing that you poured out to us, Lord.
be glorified. Once again, I declare strength, favor, good health, protection sa mga anak mo. I cover them with your precious blood. I command your angels to guard them, Lord. And I declare the complete blessing of God, the shalom, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Upo muna tayo sandali.